ipakita ko sa iyo kung ano nangyari kay Jumper Sniper. So yan mga video niya, panoodin niyo po yung video ni Jumper Sniper dyan. Oh. Sa kanilang barangay, kasi meron siyang sinusunod na protocol pagdating sa airport ng Dipolog City. 14 days quarantine. Ayan oh. Panoodin niyo po yun oh. Yo, what's up mga Steward? Kumusta kayo dyan? Ito medyo stress tayo ng konti ah. Hindi naman stress. Protocol lang kasi. Naka-quarantine kami ngayon oh, kasama na aking pamilya. Kasi mga ka-Steward, may problema sa mga papeles namin. Ay, hindi naman problema. Mayroon kaming kulang na requirements. Pag umuwi ka pala, galing ka ng Maynila, pag umuwi ka ng Mindanao, dito sa lugar namin, kailangan mo ka pala ng certificate, yung papel na magpapatunay na ikaw ay pinayagan doon sa lugar na uuwian mo, na dapat alam nila, may pirma doon. So, yung swab test namin, galing sa Maynila, parang mawawala na rin yung, magamit pa rin siya at least na paikit na ipakita namin na clear kami. Kaya lang, yun nga, yung certificate ang kailangan daw nila. So, ang ginawa ko ngayon, kumuha ako ng, i-quarantine kasi kami doon sa, anong lugar yun? Basta, yung sa quarantine facility nila, kaya lang hindi ako pumayag kasi doon lahat ang bagsakan ng mga kina-quarantine eh. Hindi natin masabi, baka may mga virus-virus din doon. Baka mas lalo pang magkahawaan kasi maraming nagdadagsaan doon, maraming kina-quarantine doon. So ang ginawa ko na lang, nakiusap na lang ako doon sa management na baka pwedeng kumuha na lang kami ng kahit lodging house na lang. Doon na lang kami para mas safe kami, kaya nandito kami ngayon. Napaka, ayun, nagumpahan, parang lodging house lang doon. Ngayon inaayos namin yung nagpa-swab test na kami ulit kasi nakiusap ako doon kasi kaso ng mga quarantine na yan na magpa-swab test kami. Kapag lumabas na yung resulta ng swab test, papayagan na kami na umuwi sa bahay talaga namin, pero doon kami magkwa-quarantine in 14 days, bawal kami lumabas. At least yun, nandun na kami sa bahay namin, kasama ko na yung mga magulang ko doon. Pero kung hindi namin gagawin yun, dito kami magkwa-quarantine for 14 days. So, ano ngayon? 16 na ngayon. So, lagpas pa. Walang Pasko, walang ano. Dito kayo magpapasko at mag-New Year. Kaya nagpa-swab test na kami. Tapos, inaantay na lang namin yung resulta ng swab test para pag okay na, papayagan na kami. Pupunta kami sa lugar na namin. Tapos, doon na kami magka-quarantine ng 14 days. So hindi ganun pa, hindi ko natanong kasi sobrang excited din ako pag-uwi namin. Alam mo marami na nag-aantay doon. So hindi ko na lang sasabihin yung ano, yung lugar dito sa kung saan kami banda sa Dipolog nag-quarantine. Yan. Sa mga magulang ko diyan, antay-antay lang kayo. At saka sa mga alam mo marami nag-aabang diyan. Yan. Kayo okay lang kayo? Kawawa yung mga anak ko, gustong-gusto ng ikaw, okay ka lang? Masakit? Masakit ilong mo? Huh? So ayun mga ka-Steward, hanggang dito na lang muna kasi hindi tayo makapag-vlog ngayon ng ano, nasa loob tayo ng ano, naka-quarantine tayo. Tapos ang hirap dito, walang internet. Walang internet. Ayan, nakiusap lang ako sa utol ko na palutan ako para makapag-upload ako ng video kahit ito lang. Yan, so abang-abang na lang. Abangan nyo yung mga vlog ko pagka naka-uwi na ako sa amin. So, hindi pa ako makapag-vlog, makapag-explore pagdating ko doon kasi ika-quarantine pa kami ng 14 days ulit doon pag nandun kami sa lugar namin. So, abang-abang na lang. Bye-bye. Salamat sa inyo mga ka-Steward family. Waiting lang po kayo. Hintay-hintay lang po kayo mga katagat at mga ka-Steward family dyan. Hintay-hintay lang po kayo at makakarating din po si Idol Jumper sa inyong nayon. So yan, maraming po salamat sa inyo kung panonood sa aming video. And God bless. Update lang po tayo sa biyahe ni Idol Jumper sa papuntang Sambuanga, sa kanilang lugar. Nasa Mindanao na siya eh. Oh, nasa Mindanao na po siya. So yan, update lang po natin yan mga katagat. And Ka-Steward family, bye-bye! Bye-bye!